Yes, good morning. It's a busy day here at Malolos City, Bulacan, the Audio Type Shop. May bali, naalala nyo to? Si Crema Latte, na ginawa nating basic set. So, nasawa na siya. Sabi ko naman sa kanya, masasawa din siya sa ganun set. So, ang gagawin natin dito is, huhugutin natin yung makina. From 183cc, gagawin natin siyang 215cc. Kuya Logan, good morning. Kuya Logan. May ginagawa siyang Aerox. So, ang ginawa niya rito is, pinalitan niya ng brake pad. Tapos, repak sa harapan na shock. Yun lang naman, panggilid. Di ko alam kung ginawa niya. Ito, nag-repack siya. Tinanggal niya yung nakakalso na roller dito. Then, palit ng langis. Yeah. Hi, Ate Macy. Good morning. Yes, oh. Good morning. Ooh. Sunday. Ooh. Alright. Yan, dito tayo sa kanyang mga gagamiting pyesa. So, unahin natin sa block. Sa block niya is 66mm. JVT block. Forged piston siya. Yung block niya is with cooling pins. Yan. Ang kasama dyan is head and base gasket. And then dito naman tayo sa head niya. JVT 2023. Iyo. Then sa kanya crank is plus 4. TRF. Yan. Hindi lang natin may focus. TRF. The crank. So bali ang specs ng makina na to is naka basic set na siya, no? Naka JVT rin yun na block na 63mm, naka throttle body 36mm. Yan, so bali hindi na natin tatanggalin yung kanyang throttle body, yan pa rin ang gagamitin natin. Dun sa kanyang panggilid, naka CVT system na rin to ng avocado pulley. Then sa torque drive, tsaka sa center and clutch spring, naka-bell na rin. Hindi na natin aalisin yon, iaayos lang natin ng konti. Then, lalagyan natin ang kanyang transmission ng 1333 na gear. Iyon. Then, sa pipe niya, itong bang na to, ikakabit natin to dito. For tuning niya. Paalagyan natin yan sa welding shop. Dahil, itong ECU na RC Mini X ang ating gagamitin na ECU. Iyan. Sa injector na gagamitin natin is 170cc. Sa mga nagtatanong kung bolt-on lang ba itong plus 4, yes po, bolt-on siya. Hindi nyo kailangan ng metal gasket or aluminum gasket sa block dito. Dahil yung kanyang journal ng pin is offset ng 2mm. Then etong kanyang connecting rod is mas maiksi ng 2mm sa stock. Kaya bolt-on pa rin siya. Hindi kayo magdaduktong ng chain, hindi kayo maglalagay ng metal gasket. Ayan. Right? So, bali, umpisa na natin ang paggawa dito. Hugutin lang natin yung makina. Right? Ayan, no? Ayan. Palas na ang ating engine. So, first step natin dyan, lagi nyo tandaan kung ganyan bibigyan nyo. Tapon nyo muna yung langis. Drain nyo, then yung coolant, para habang tinatanggal nyo yung mga parts dito, natutuyo na yung langis niya sa loob. So, bali, sa pagbabaklas nito is ita-timelapse na lang natin na para mabilis lang yung ating video. Okay? Let's go! Thank you.
right? Ito yung kanyang mga piyesa. Head, block, crown. Ayan. Ayan na. Bakas sa lahat. So, next natin. Lilinisin natin itong shell. Ito yung shell niya. Alisin natin yung mga buwa-buwangan na yan. Ito dito. Then, ikakabit na rin natin yung kanyang crown. So, bali, lilinisin ko lang. Alright, okay na. Nalinis na natin yan. Ito, huwag niyong adalahanin ba't nandiyan yan. Ano yan? Para balanse ang mundo. Kasi pag tinanggal ko yan, gaganon yung shell. Yan, so bali, labas na natin yung crank niya na TRF. Yan, ito na yung ating crank. Yan. Yan. So bali, lalangsan lang natin yung mga journal na yan, yung bearing. Then, pwede natin sa ito. Ay, anak ni Ate Maisie, oh. Tumayakap ka pa, ha? Tarantado pala, nagmumurang pito, eh. Alam, ganti ang puta. Yan, nagugurtahin ng bata. So, bali, lalangasan ko lang yan. Then ito, lalangasan natin yan. Then, salpak na natin. Then ito, huwag niyo kakalimutan lagi ng grasa yung, ano, yung kanyang oil seal. Kasi alam niyo na yan. Kasi pag walang lubrication yan, pwede masira yung oil seal na yan. Right? Right? So, ating crank. Dahan-dahan. Yun. Check nyo lang. May tatamaan. Pero wala naman tatamaan yan. Sakto yan. Pero check nyo pa rin. Yeah. Pagka naikabit nyo na yan, pwede nyo nang tanggalin itong pampabalance. Right? Okay na. Bali, lalagyan na lang natin ang tornillo nyan. Yung mga tornillo, dinisin nyo na bago nyo isara. Bago nyo ikabit. Right? So, bali, nasara ko lang itong shell. Right? Next natin. Torch na natin. Huwag nyo ikita muna ng sagad. Okay, okay. Natin ang ating stator. Jason stator. Right, kunya, check. Tingnan natin ang assembly grease. Right. Then ang kanyang magneto. Right. Ikot. Ayan. Ito yan dyan. Kailangan mahaba yung thread na lumabas, no? Kasi pagka may eksento yung lumabas dyan, ibig sabihin hindi lapat yung kunya kails. Kiwo drop kunya. Yun. Baka natawag nyo dyan. Lighten niya pala yung kanyang magneto, no? So mamaya, sa paghahanap ng top dead center niyan, magde-degree wheel na lang tayo. Right, ito na ating makina. So, bali, next muna natin dyan dahil wala pa yung block natin. Kabit muna natin yung timing chain. Tapos yung kanyang oil pump. Ayan, meron tayong bisita rito. Ayan, Kuya J-Lab, no? Kuya, J-Lab TV. Kaya yung FB page niya. Ayan, sa picture. Then, pa-click na lang. Laging subscribe kayo sa kanya. Ayan, kahit na hindi sa akin. Gago kasi kayo. Ayan. Ah, huwag na daw sa YouTube, sa Facebook lang. Pogi mo nga dito, eh. Nadadaya ba? Hindi, walang daya ito. Ano yan, kung anong kulay ng ano niya, yun mismo kulay. Yan, ito. So, bali, dire-diretso na tayo rito. Pagdating nung block na ito, malamang to, hindi ko makita yung top dead center nito dahil lighten yung kanyang magneto, walang guhit. So, gagawa tayo ng bagong guhit. Gamit tayo ng degree wheel mamaya. Yan. Tuturo ko na rin sa inyo kung paano nyo hahanapin yung top dead center. And timing chain. And next natin dyan yung kanyang oil pump. Yeah. Secure lang natin yung higpit niya. Then pwede na natin takpan yung kanyang oil pump cover. Pwede natin ibalik yun. Alright, okay na. Nakumpleto na natin. Takot na, dalawang balik. Yan, next natin dyan, gear. Kakabit ko na lang yung gear.
Tapos kukompletuhin natin tong kabilang side na to. Then, diretso na tayo sa makina. Alright? Right, naigabitan natin yung gear. So, bali, hindi ko na pinakita yung proseso kasi alam nyo na yan. Yan, next natin, itong muna yung head. Ito nga galing sa stock yan. Gagamitin natin yung spring seat. Yung bulb retainer. Then yung cam niya, yung dati pa rin natin kinabit. Bali, gago cam yung nakakabit na yan. Tapos sa rocker arm, yung pa rin yung stock, lilipat lang natin dito sa JBT head. Bali, kakabitan lang natin ng bearing. Yan. Original din kakabit natin na Yamaha. So bali, yun, assemble na tayo na. Alright, yan yung ating head. Assembled na. Yan. Bali, hintayin ko na lang yung block. Then, hanapin natin yung totoong top dead center nito. Right? So, first method natin dyan, pwede tayong gumamit ng dial gauge dito. Lagyan natin ng dial gauge dyan. Or, tornilyo. Ito kasi, mas ano ko sa, ano eh, sa tornilyo. Mas gamay ko yung ganong method. Ayan, so bali, lagay lang natin yan dyan. Gitna lang natin. At hindi naman masyadong gitna, okay lang yun. Basta ang importante, ihinto yung piston pagka tinamaan niya. Tan nyo lang, hindi gagalaw. Ayan, so bali, next step natin dyan, tingin na tayo sa degree wheel. Hindi, sinasabi sa vlog yung may ginagawa. Siyempre, para pagka sunod nila, ba't ganon? Ibatakbo nung akin. Tapos, pero talaga. Kaya yeah, so bali, clockwise tayo. Boo, kumuntog. Kakasaya lang ng paliwanag dito to. Kaya yeah, so bali, huminto siya. Tingin na sa degree wheel. Degree wheel natin, huminto sa... Ayan, diretso yun natin. 5. So, sulat nyo lang, 5. Counterclockwise. Hihinto ulit yan. Boom. Then huminto, tingin sa degree wheel. 5. Bali, 50. 50! So, plus 50 lang yan. Hindi, bali, magiging 55 yan. Divide nyo lang sa 2. 2. 27.5. 27.5, huwag nyo munang gagalawin. Hayaan nyo lang siya. Yung iba kasi, pwede nyo ilipat yung pointer. Pwede nyo... Eto, kaya lang mas mahirap pagka dito eh. At buti lang eto, hindi ka tulad ng degree wheel ni Kaosi, luluwagan mo rito, gagalaw yung makina. Pangit. Pangit. Oo, so bali, 27.5. Hanapin natin 27.5 dyan. Mga promo, 27.5. Hindi, ilock nyo na yan. Lock. Lagi sa zero. Hindi na. Yun na yun. Kung sana magsi-zero yan. Hindi yan tulad ng mga ano, degree wheel na mismo nakaipit sa si ganyan. Gagalaw. Parang kanina yun. Eh, parang sa kanya yun. Yung gumagalaw. Nagmura na nga yan eh. Nasa 3 plus na. Oh, 3 plus. Yan lang. So, kahit 1.5 lang ito, hindi mo lang gamitin. Wala, abit. Ayan. Then, tsaka nyo tapat sa zero. O, oh, diba? Top dead center. Nakaibabaw ang piston nyo. Oh, zero. Walang galaw. Oh, zero. Yan ang totoong top dead center nyo. Sana nag-guess nyo. Kapa-edit ko pa sa YouTube eh. Yan nga pala nag-edit ang mga video ko. Ayun! 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 Nag-edit lang pala. Sino mo mabuti? At 6 sa shift plata. 99. Iwan ko lang ako eh. Ay, ito, maghahanap lang din. Kumukuha lang din ng mga... Baka akala kasi nag-iba na ako ng ano nang gawa. Huwag kang mag-alala, di pa ako nag-iiba. Ako at least, ha? Pag ako nag-iba ng gawa, sasabihin ko na rin naman sa'yo. Ako at least, ano, nagki-credit ako sa nagtuturo. Ay, wala ako narinig na credit, putang ina. Minura mo ako, narinig ko. Ayun, putang inang yan to, tatangkat. Yung pa, mag-aaya sa bahay, mag-aayabang ng ulam. Ito yung mga nasa picture, ayan. Tanga, pagdating mo sa bahay, eto. Ako yung mag-aayabang!
Ayan, nut. Because I'm nuts to the nuts. Coconut nut. Ayan o, mga vlogger nagkito. Oh, tanga ng mga vlogger. Ito, mga ulul. Ito, ano ba? Right, okay na. So, bali na nasukatan natin. So, bali, babaklasin ko na yan. Then, bubuhin na natin. Dire-diretso na tayo. Alright? Yun, no? Okay na. Ah, so, ready to install na to sa kanyang chassis. So, mag-alas 4 na. So, next day na continuation ng video na ito. Alright? Alright, yes, good morning. Yan, ito na ating engine. So, bali, next step natin, lalagyan natin ng pipe. Bali, yung pipe pinagawa ko pa. Pinalagyan ko ng bang para sa ating auto sensor na wideband. Yan, so, tapos itong kanyang RC Minix is i-quick burn natin. Sa cellphone kasi, medyo mahirap i-quick burn to kasi dapat yung hotspot tsaka wifi mo, parehas gumagana. Bali, ito, nakakonect sa hotspot. Then, yung wifi mo is kumukuha ng data habang kini-quick burn mo. Kasi itong RC Minix, ang laman nito is pang NMAX 2020. So, bali, pagka ito, in-start natin, hindi aandar yan. Ayaw. Pero pagka kinabit ko yung ECU, na-stop. Nakabit natin stock ng ECU. Tanggalin muna natin yan. Diyan muna siya. Dahil kapit natin yung stop. Under yan. Wala kasi yung pipe. So, bali, kapitan natin ang pipe. Then, i-quick burn natin. Pero, hindi ko na sa cellphone i-quick burn to kasi medyo mahirap siyang i-quick burn sa cellphone. Shoutout nga pala kay Jordan PX Ginto na hating gabi tinawag ako para i-quick burn to. Yan, so bali, kapit na natin yan ulit, then kapit pipe, then quick burn tayo. Alright, okay na. So bali, testing tayo, na-itune na natin, kompleto na. It's safe to rear it, so let's go! So, bali, ang specs na ito, ulitin ko, no? Sa crank natin, plus 4. Sa block natin, 66A. Sa block natin, 66mm JVT. Then, head natin, JVT. Then, yung cam natin, gago cam, ang pinabit ko rito. Right, injector natin, 180cc. Sa electronics natin, RC Mini X. Then may ginawala ako sa pistol para hindi siya mag-vibrate. Alam nyo na yun. Then sa panggilid niya, sa roller, sa pulley, sa spring, sa lining, and then sa bell, wala akong binago. As is siya. Ang binago ko lang sa gilid nito is yung kanyang gear. Bali, ang nakakabit na gear sa kanya is 1333 JVT secondary. Then sa radiator natin, stock lang. Hindi ako nag-upgrade ng radiator kasi madalas ako masiraan ng radiator eh. So sa pag-tune naman ng ECU, basic lang din. 14.7 yung stoichiometric. Siyempre sa actual na, lalo kung kargado, makina, kailangan medyo slightly rich tayo ng konti. Para makaiwas tayo sa mga failures ng makina. Pwedeng mapingas ang piston, mga ganyan. At sa mga gustong magpakarga ng ganitong set, PM lang po kayo sa page.
Tsaka by schedule po tayo. Minsan kasi hindi pwede magpunta rin ng walk-in lang kasi mas madalas akong may ginagawa. Kung wala man akong ginagawa, hindi ako pumapasok. Sa mga nagbubuo ng motor, tip ko lang sa inyo, hindi nyo kailangan ng sobrang taas ng kompresyon. Dapat alamin nyo muna kung saan kung para saan yung gamit ng motor. So yung settings natin is touring, so hindi natin kailangan ng sobrang taas ng kompresyon dito. Magkaroon ka lang ng 12.5 na static, tapos 11.5 na dynamic, okay na yon. So bali okay naman siya. Check na natin, walang knock. Yung iiwasan nyo, magkaroon ng knock yung inyong makina kasi maya maya lang sira na yan. So bali itong makina na ito is binaklas natin kahapon, tapos binuo din. Then kaninang umaga pinaandar na natin, tapos inaataw-hataw ko na. Hindi, no problem naman yan. So, wag lang sagad. Mabilis natin matatapos yung makina kung kompleto yung kanyang pyesa. Alright, so ito na siya. So, bali ina-testing na natin. Na-tune na rin. So, ready to sorry na sa may-ari ito. So, thank you po sa panonood. And happy building po sa inyo. Thank you. Bye-bye. Kuya Jonald, nag-overtime. Ayun. Best pa. Vespa. Ay, Olinsi. Tara, tingnan natin paano ang gamit ko. Kailangan si magbasa. Yan. Real man doesn't need an instruction, but this time you need to read the instruction to instruct your life forever. And goodbye. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing.